Oy, musta? Tinatanong mo daw kung ano ang purpose mo sa buhay. Alam mo, bawat isa sa atin at one point in our lives, we ask ourselves, what are we here for? What is our purpose? Mahirap ba? Oo, medyo mahirap. Na totoo lang, ang tanong na yan ay madalas sa pag-isipan, no? To a point na we overthink. Pero alam mo, para sa akin, no? Ang pagtulong sa iba ay isang napakalaking start to be at our own time to think that this is our purpose, no? Kasi at any given time, ang pagtulong sa iba ay napakahalaga. Hindi naman niya pinag-iisipan, eh. Hindi ba may opportunity na bigla niya lang parang, uy, kailangan niya ang tulong ko. Gagawin natin kaagad. Alam mo, ang naisip ko nga eh, yung tinatawag nila na pagtulong sa pamilya, yun lang sa probinsya, for example. O wala kang tubig, nagbubuhat ka ng balde ng tubig, kumukuha ka, no? Eh para may pampaligo o pang-inom, aba, napakalaking bagay yun. And that alone, isipin ng iba, napakaliit na bagay. Oo, napakaliit na bagay, pero sa ibang tao, napakalaking bagay nun. And that alone, in that particular time, you already fulfilled your purpose. So, hindi ka na kailangan maghanap ng napakalaking purpose mo. Sa totoo lang, mauupisahan mo yan sa isang bagay na makakatulong, na sa tingin mo maliit, pero sa mata ng Diyos malaki. Okay, I'll give you another example. Pag-pray sa ibang tao. Akala kasi ng iba, ang pag-pray ay napaka-gaan na effort. Dahil nandiyan ka lang sa isang corner at any time, kahit nakatayo ka, nakaupo, no? O nakahiga ka. At pinagdarasal mo isang tao, akala nila napakadaling gawin. Alam nyo, ang prayer, ang pinakamalaking bagay na magagawa mo para sa isang tao. Kasi ang kakampi mo na dyan, Diyos. At it's not all about your effort anymore. It's the effort. By connecting to God, and God's effort will be the one to do it for you. Hindi ba? Kunwari, ang isang tao may sakit, pinagdasal mo, hindi ka naman doktor eh. Eh, napakalaking bagay mo yun. Di ba? Okay, now let's go to the 3 T's na pwede mong magawa. Ang tatlong bagay na ito ay likas na sa atin, na meron talaga tayo, hindi lang natin siguro pinapansin. Number one, yung tinatawag na time. Siyempre, lahat tayo may oras. Ano man yun. Di ba? Pwede natin ito ibahagi. Pwede natin ito share sa iba. Okay, sa ating pamilya. Di ba? Maari meron tayong oras para maglaro, mag-games, kumain, matulog, lahat, di ba, may oras. Pero meron tayong oras na pwede ibigay para sa ating mahal sa buhay. Okay? Pwede tayong makinig sa kanyang sasabihin. Kasi marami nga dyan na didepress kasi wala silang mapagsabihan ng kanilang problema. Ang kailangan lang, oras mo para makinig sa kanya. Hindi ba? O, meron pa. May oras ka nga makipag-chat eh. Hindi mo nga na-chat-chat yung magulang mo siguro. Diba? Hindi mo nga kailangan siguro ng cellphone to do that. Baka nasa kabilang kwarto lang. Makipag-usap ka lang. Oras mo lang kailangan mo. Hindi naman kailangan ikaw lagi nagsasalita. Pinakamahalaga sa isang tao ay may nakikinig sa kanya. At mangyayari lang yun kung bibigyan mo siya ng oras. So this might be your family member. Pwede rin yung kaibigan mo. At most especially, ibang tao na tila wala namang makikinig sa kanya. Keep your time. No? Second, na T is actually your what? Talent. Yung talent natin. Wala namang magsasabi na wala namang pinanganak na walang gift o walang talent. No? Ang particularly na nakikita ko ay yung mga Pilipino to kasi mahilig, marunong at magaling kumanta. Diba? May mapupulot ka lang sa isang crowd na kahit na sino pulutin mo dyan, eh marunong at magaling kumanta.
Maaaring hindi ganun kagaling, pero marunong kumanta. Isang talent na po yan. So ito, sinishare nila sa where? Like sa choir, sa simbahan, no? Ginagawa nila yan. Kung ikaw ay, let's say, ang galing ko lang po ay magsalita. Magsalita. Aba, gamitin mo yan. Baka pwede kang maging lector, commentator sa simbahan. O you are the one being trained to mentor others or to coach others. Go for it. Gawin mo yan. So, yung talent na yan, pwede mo ibahagi. Pwede mo i-share sa iba. At, ang pinaka, sabi nila eh, mahirap daw i-share. Ang ikatlong T, which is treasure. O pera. O, di ba? O yung kayamanan mo, kahit na magkano man yan. O, kasi, example, at this particular time, wala ka namang pera, pero may motor ka, o bisikleta, ipahira mo para sa mission, kung ano man yan, di ba? Ipahira mo, di ba? Pero syempre, yung pera, para naman tatakbo isang mission, isang simbahan, ganyan, di ba? Kung hindi mo naman i-share, di ba? Sasarilinin mo lang. And you keep keeping it for a rainy day. Hindi naman masama yun, eh. Pero alam nyo, may rule, eh. Sa treasure, no? Nakatakda naman yan, eh. Diba, nakasulat pa nga yan. Diba, 10% of whatever you earn. Diba, less mo na yung mga taxes. Diba? Dapat nga yan, binibigay mo, binabahagi mo eh. Bakit? Kasi 90% naman naiwan sa'yo. Itatago mo pa yung natitira, makikipag-bargain ka pa. In the first place, hindi naman talaga sa'yo yan. Binigay na nga lang sa'yo, regalo ng Diyos yan eh. Itatago mo pa yung buo. I-share mo naman yung 10%, di ba? Sabi, ayun, hirap naman ng 10%, masyado naman yung legalistic, masyado naman, o di sige, di, i-share mo kung ano yung nasa puso mo. Mas mabigat pa nga yun eh. Dahil yung iba nga, sinashare nga yung buo eh. Di ba, dumarating sa kanila na hindi lang 10%. Pero at least as a rule, di ba? Sa sarili mo. So, that already fulfills God's purpose sa'yo. Na biniyayaan ka o binigyan ka, binless ka, bless others also with whatever you have. And that alone is already a big purpose. You have already fulfilled God's purpose in you. Huwag mo na masyadong overthink kung anong purpose mo sa buhay. Tumulong ka. At yun, ang pinakamagandang purpose na magagawa mo agad-agad. Wala nang isip-isip. And I will pray that you will have it in your heart for you to be able to fulfill God's purpose sa'yo sa pagtulong sa iba. Naway magkaroon ka ng napakalaking puso para tumulong. And remember, you might have all of this love for people, but unless you give it away, it's never love. For love is not love until you give it away. Yun lang po. God bless sa inyo.